Oo, nabalitaan nyo na yung sinabi ni ano nung one time, di ba? Si Chito Miranda, na paborito din namin. Di ba sabi niya, Opo. ngayon na daw talaga yung golden age of OPM. Kasi daw nung 90s, nung panahon nila, wala pang maaayos ng mga equipments, wala pang magagandang dressing rooms. Samantalang ngayon sa inyo, di ba? Parang nakumpleto nyo na ito na yung gintong araw ng OPM. Anong komento nyo doon? Ikaw, Paolo, anong masasabi mo? Apo, ang masasabi ko, ano, well, para sa amin, yung golden age na OPM pagdating sa music, napaka, kasi sobrang, ano eh, nilook up to namin talaga yun. Chito, Eraserhead, River Maya. Yeah. Kaya, parang, para sa amin, musically, depende yan eh, subjective yan. Pero, ang masaya kami sobra is, kumpara, kasi hindi namin alam din yun eh, na yung mga iniidolo pala namin na mga bands at saka artists, nung time na yun pala, parang medyo hindi pa masyadong vina-value as far. Fragile pa sila. Oo, tama. Oo. So kaya saya ngayon na ano, parang na, sa collective effort ng lahat, napakahalagahan na talaga yung music ngayon, and in terms of yung treatment din ng mga artists. Siyempre, long way to go pa, pero kahit pa paano pala, ano, ang layo na nung pagpahalaga yun kesa sa dati. Mm-hmm. And ganda dun is, yung mga artists na nagtaguyod nung 90s, nung 2000s, nakaka-benefit pa rin kahit pa paano doon sa higher na appreciation ng mga tao in terms of, yun nga, yung equipment, yung equipments and everything. Kaya sobrang ano, saya po kami. Okay. And to just keep going and keep, kumbaga, improving yung mga bagay para sa lahat din po. Okay.